Hi guys, welcome to my vlog, Irene's TV. Ngayon, punta kami sa ospital kung saan ako nanganak noon para mag-process ng birth certificate ng anak ko kasi matagal nang hindi namin nakuha yun dahil yung requirements, one of the requirements ay wala kami, which is yung marriage contract namin, kailangan yun ng tatak ng UAE Embassy sa Pilipinas. At ayun nga, pinasis namin yun ng inabot na ng 4 months kasi nga nagka-pandemic pa, so siguro yung process nila is medyo nag-delay din. So ayun, luckily kahapon ay dumating na siya. Yun lang talaga iniintay namin para lang matapos na to lahat. Tatakan na siya ng UAE Embassy. So ngayon punta na kami sa ospital, kunin yung ano niya, yung birth certificate niya. Then sa 12 meron siyang tawag dito, appointment for passporting. Then yun lang, sunod-sunod na yung mga kailangan gawin. Kailangan niya na ulit ng visa para dito magstay siya. So sana matapos namin to agad before siya, before sa appointment niya sa 12. Kasi kung hindi na naman, magpapa-appointment na naman kami. So ang hirap pa naman dito magpa-appointment ngayon dahil ngayon yung January na schedule ay fully booked na lahat. So ang hirap makapasok sa appointment para sa passport. Ayun na guys, punta kami ngayon. Ako lang pala kasi ngayon only one lang yung kailangan para mag-process ng papeles. Dahil mo sa ano, cases, so gusto nila ng may social distancing. So ayun, isa-isa lang. Ayun na. So ayun nga guys, tapos na, last, tapos na kami sa papeles na ISIL, sa birth certificate niya. So uwi na kami. So ayun nga guys, diba kahapon ay nagpunta kami ng ospital kasi nga gumawa kami ng birth certificate ng anak ko. So ngayong araw, yung ganap naman ay punta naman kami ng Dubai for stamping naman ng birth certificate niya. Para bukas ay dire-diretso na yung ano namin, yung punta ng appointment niya sa passport. So kasi daw once kapag ipadala pa namin 'yan or ipa-courier pa namin 'yan, 2 to 3 days maximum pa makukuha namin. So, pero kung kami mismo yung magpa-process nun, kami yung mismo ang pupunta ng Dubai para sa stamping, personally, makukuha lang daw agad. So, ayun. So, mas maganda na punta na lang namin kasi nga, wala na kami din sa oras kasi bukas, ano na niya, ayaw na namin, appointment niya na sa passport, then hindi naman na pwede na magpapa-appointment na naman kami ulit kasi medyo malayo na naman pag magpapa-appointment kami ulit sa passport niya. Siguro by February naman kami. So medyo tatagal at tatagal na naman yung proseso ng mga papeles niya pag ganun. So buti na lang ay buti na lang yung butihin kong amo ay todo suporta yan sa akin. Simula nang nabuntis ako at saka dumating si Aisel, todo suporta talaga yan. Nung nanganak ako kay Aisel, welcome na welcome talaga yan sa amin. Kahit ilagay ko lang yung picture ni Aisel, yung video ni Aisel sa aming group chat. As
as in lahat nag-welcome sa iya, sa kanya, lahat ng mga kasama ko sa trabaho, amo ko, lahat. Yun lang ang maganda kasi minsan alam mo yung siyempre tapos na tayo sa ating contract, minsan kailangan din natin na mauwi sana kasi nga meron din tayong naiwang pamilya sa Pilipinas na pwede din natin kahit konti ay mabigyan ng time. Kaso lang parang alam mo yung means naghahati yung ano mo kasi iniisip pa pag-uwi ka ng Pilipinas, so magstay ka doon ng ilang buwan or ilang weeks lang, naranasan ko din yon. Wala kang kikitain, alam mo yon, eh may anak ka. So at least dito medyo malayo kami sa anak namin na isa na si Ira, pero nabibigay namin kung ano yung mga gusto niya. So okay lang din, at saka alam namin na okay lang naman siya doon sa pinag-iwanan ko sa nanay at tatay ko, okay na okay siya doon. Panatag na din yung loob namin. Tapos plus pa yung amo mo, nakahanap ka din ng amo na mabait, maunawain, lahat. Inuunawa ka sa lahat ng bagay. Tapos ito, as in malaki talaga yung tulong ng amo ko sa akin kasi ngayon binibigyan niya ako ng 2 off, minsan 3 araw pa, para lang magbantay kay Aisin. Kasi once hindi ngayon maibibigay, hindi na din ako magtatrabaho. Kaso lang yun lang ang ayaw niya. Sige, bigyan niya ako ng ganito. Deal na yun namin nung araw na ayoko na sanang pumasok. So, sige, bigyan niya na lang ako ng ganyang off para magbantay. Pero wag lang ako umalis. Yun lang gusto niya. So, saan ka pa makahanap ng ganong amo, di ba? Kasi normally dito, sa Middle East, yun niya ang palagi na relive natin, na may mga amo na hindi maganda. Tulad ng kapag kakasabay ka, hindi maganda, nagminamaltrato. Yun lang ang kaibahan. Kasi parang hindi naman lahat. Dito kasi nagtay na ako dito ng 3 years, parang wala naman akong narinig ng mga ganong mga balita. Siguro sa ibang mga lugar lang, pero dito wala talaga. Tsaka as in, ang hirap umalis isang trabaho kapag kayong makahanap ka ng amo na maganda at mabait sa'yo. A few moments later. Aisel! At gising na si Aisel! Chan! San punta, anak? Aisel, you want to drink your milk? Look at this! You want to drink your milk, anak? Hold it. Yes, hold it. Come on. Yay! You want to drink enough? Your milk? Kakagising niya lang, guys. Dumaan lang kami ng ano, ng gasoline station. Then, bumili muna ng pagkain. Tapos, biyahe na naman ulit. Siguro, ilang oras pa ba, Dad? Kanina pa yung 1 oras, hanggang ngayon, 1 oras pa rin. Di nga. Sige na guys, biyahe na naman ulit kami. Maya na lang ulit. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 남겨 인거인
계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy Kain tayo guys. Papa. Kain muna tayo tap. Hi. Tapos ka na? Tapos na kaming mag-process. Thanks God at nakuha namin agad. Dumaan lang kami at para kumain. Pagkatapos nito, uwi na kami. Bye guys! Kumain na kami. Bye bye!